Magandang Miyerkules po sa ating lahat. Ito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang episode ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ayusin muna natin yung mikropono natin. Okay, so usapang party list system ulit tayo. Huwag kayong mabore. Kasi importante itong usapan na to, lalo na ang pag-uusapan natin sa ngayon ng part 2 ay yung specific ng mga example sa mga kontrobersiya. Lalo na sa kasalukuyan, yung awayan ni Bing Guanzon, ni dating Commissioner Rowena V. Guanzon at ni Ronald Cardema. Pero siyempre madadamay din yan si Rodante Marculeta at ang iba pa. Alam nyo, itong party list system pinaliwanag ko na to doon sa lesson natin nung Lunes, 'di ba? At ayoko nang balikan. Kung hindi niyo 'yan maalala, ba hindi ko nag-review. Pero simple lang man usapin kasi sa party list system sa ngayon. Kasi na kaya na si sentrong usapan natin kay Guanzon at saka kay Cardema. Kasi kung matatandaan niyo, si Commissioner Guanzon dating commissioner ng COMELEC. Tapos nung eleksyon ng 2019, nanalo ang Duterte Youth ng isang seat na pinigilan ngayon ni Guanzon. Isa sa inupusan niya ang pag-upo ni Ronald Cardema sa Duterte Youth dahil hindi naman daw ito youth na. Ito ay above 30 years old na, 35, may age limit. Dahil ito daw against sa rules ng COMELEC. Kasi sa constitution naman walang nakalagay dyan eh. Okay? So dahil doon, syempre nagkaroon ng bad blood yung dalawa. Ngayon, fast forward, ngayon namang 2022, si Commissioner Guanzon, di ba, ay dating commissioner nga, nung mag-retire siya, ngayon ay siya ay naging party list representative na ng P3PWD, isang party list din na nanalo ng isang seat. Kasi ang nangyari, unang-una sinuporta ni Commissioner Guanzon itong mga ang party list na ito, at nung nangyari yung tatlong nominee, yung lahat ng nominee ng P3PWD nanalo na sila, di ba? Nanalo sila, yung tatlong nominee yung puro nag-back out, puro nag-withdraw, puro nag-resign. At ang naging kapalit na nominee ay si Commissioner Guanzon na siyang upo ngayon sa Kongreso, na proklama na eh. At dinisyusyonan na ng COMELEC na okay na siyang ipalit. So napalitan ng inaproba ng COMELEC ang substitution ni Senator Guanzon. Ni Commissioner Guanzon. So, ang sinasabi naman ni Cardema at ng iba, hindi pa pwede ito kasi tapos na ang substitution noong pang November 15. Nasa rule siya ng COMELEC. So ito yung interesting dito. Pero kung itingnan yung issue kasi dito ganito. Una, sino ba talaga ang pwede mag-represent? Katulad ng dapat ba kasali sa sektor? Kasi yun ang una sinasabi ni Guanzon kay Cardema. Hindi ka na youth eh. Lagpas ka na sa youth definition ng youth. O bakit? Kay pwede pang sumali. Ang isa naman dito, dapat pwede pa bang mag-substitute? Okay? Tapos na ang substitution date. Okay. Ang sinasabi nun ni Guanzon, hindi pwede si Cardema dahil siya ay hindi kabilang sa youth sector. Tama ba yun? Well, for me, I am not a lawyer, but if I read the law as, well, the provision as originally defined by, it was really stated that these are sectors, and common sense would tell you that you have to be a member of the marginalized sector, right? You have to be a member of the marginalized sector. However, that assumption has been obliterated, diba? Has been debunked by the most recent ruling about the party list system in atong paglaom. In 2013, that was written by retired
Senior Associate Justice Antonio Carpio. Na sinasabi doon, hindi kailangan miyembro ka ng sektor at ang sektor ay hindi necessarily marginalized at underrepresented at maging ang mga political party pwedeng sumali sa party list system election as long as it is their sectoral wing. So, nalito na. So, ibig sabihin, hindi ka kailangang miyembro. Ang importante, nag-advocacy ka lang. It's very clear in the ruling that you don't have to be a member. But it's important is that you have to be, the group is that more than half of its members must belong to that sector or that underrepresented, marginalized group. Diba? Oh, yun ang kondisyon. Hindi pwede, hindi naman necessary lahat ng miyembro ay dapat babae. Hindi naman lahat ay IP. Lahat ay biot. Pwedeng mga advocates ka lang. Okay? So kalahati lang, at least kalahati lang nun ay kasali sa sektor o sa marginalized o sa underrepresented. Di ba? At ang kinatawan, sinasabi, hindi man necessarily miyembro ka dapat ng, nanaandong ka dapat, nakabilang ka, kunyari ikaw ay trader ng LPG, o kaya isa tricycle driver, o kaya by extension, hindi ka dapat IP, o farmer, o worker. Malino dapat. Na importante lang, kalahati lang ng mga miyembro ng party na yon ay puro doon sa sektor na yun. At ikaw, kahit hindi ka miyembro, ay ina-advocate mo. Ano yung ibig sabihin advocate? Pinaglalaban mo. Eh may mga hindi naman magsasaka na advocate ng farmers interest. Hindi naman mga gays naman na hindi nag-advocate sila ng LGBTQ interest. In the same manner na may mga taong hindi naman talaga commuter pero naramdaman ng pain ng commuting public. So sila ay sumasali sa ganong issue at nag-advocate sila ng mga issues ng commuters. Hindi rape victim, pero ang kanyang pinaglalaban ay yung karapatan at kagalingan ng mga taong nag-survive ng mga gender discrimination. So, pwede kang ganun eh. So, sinasabi ng Korte Suprema, as long as the group you're representing, half of that belong to that sector, you may not necessarily be a member of that. And you are an advocate. So under that strict premise, ang intindi ko, pwede si Cardema kahit maglagpas na siya ng 35 o 30. Di ba? Kasi kung malinaw na kalahati naman ng member ng Duterte Youth ay youth, at tapos siya ay hindi youth, pero ina-advocate niyang youth issues, abay, kasali siya. Hindi siya mara na ang babae, ma-imagine mo yan, ang kumakatawan ng women sector ay lalaki. Dahil hindi naman necessarily babae ka, importante kalahati lang ng membro ay babae at ikaw ay advocate ng kababaihan. Pwede naman yun. O hindi ka katutubo. So, can you just imagine? If you're going to, now, sabihin nyo, hindi naman yata fair, yun ang sinabi ng Korte Suprema. Yun ang sinabi ng isang desisyon na sinulat ni Tony Carpio na inaproba ng napakaraming, you know, inaproba ng mga kakasama niya sa Supreme Court. Yun ang atong paglaom noong 2013. Yun ang ruling na kung tawagin ngayon ay atong paglaom. Okay? Ang ating pag-asa. Ganon, di ba? So, doon sa usaping yun, parang may tama si Cardema. Di ba? Tama naman siya. Okay. Anyway, I'm not a lawyer, but that is my interpretation. I could be wrong. But that is precisely what the atong paglaom ruling has impressed on me. Kaya nga, kasi ang original intention sa pananaw ng marami ng konstitusyon, nung create yan, at nung batas na nagkaroon ng support and in-implement ang implement the guidelines ng enabling law siya ng provision sa constitution about party list ay para lang ito sa mga sektor ng mga marginalized. However, there is a provision kasi in the constitution that this will only happen for the first three elections after the ratification. But after that, wala na sinasabi ng constitution. You know, it's no longer silent. It's already silent. So, parang sa akin, ang tingin ng iba, kung sinabi nga, may purpose siguro bakit sinabing sa first three elections lang, may ganon.
After that, wala na. So, it could be a parallax of poor writing or whatever. But what is important is that there have already been real rulings of the Supreme Court, most recently of which is 2013, the Atong Paglaom ruling, which really stated that, okay, even groups, you know, not even political parties, as long as they represent certain sectors, they don't have to be marginalized. They could just be underrepresented or the interests are not well represented in Congress. You know, yung may mga ganong klase ng pinalabas. And number two, yun nga, hindi ka necessarily member dapat ng grupo kasi importante nag-advocate ka. Or hindi ka necessarily belonging to that sector. Basta ba nag-advocate ka ng issues, pwede na. Okay, under that strict interpretation, kapag ikaw ay kahit matanda ka na, pwede ka pa rin mag-represent ng youth sector. Kahit lalaki ka, pwede ka rin mag-represent ng women sector. Kahit hindi ka manggagawa, pwede ka mag-represent ng manggagawa. At kahit hindi ka tricycle driver o LPG dealer o commuter, pwede ka rin mag-represent ng mga sektor, ng mga grupong yun as long as you are advocating for their issues. That is the ruling of Atong Paglaom. Okay? That is the rule, that is the law, because that is the interpretation of the court. By jurisprudence, okay? By case law. Now, fast forward tayo. Dito naman tayo sa gulong nangyayari kay Guanzon. Kay Cardema uli. Baligtad na nga lang ngayon ang nagreklamo si Cardema kay Guanzon. Dati si Guanzon, inuupo siya ang pag-upo ni Cardema dahil hindi na siya qualified. Ayon sa kanya, dahil matanda na siya. Ngayon naman, si Cardema inuupos ang pag-upo ni Guanzon dahil sa issue na bakit siya isa substitute. Tapos na ang substitution noong November 15. Now, ang klaro kasi dito, medyo complicated ito and I think it's good that the Supreme Court will rule on this. Kasi ang November 15 deadline was the substitution of candidates of a political party in district elections. Will this apply to when the candidate is the party itself? Kasi ang nangyayari sa election, pwede kang independent tumakbo eh. Okay? Ang independent hindi pwedeng palitan, walang substitution ng independent. 'Di ba? Independent ka eh. Pag nawala ka, walang partido na magno-nominate ng iba. So, the party is important in the concept of, in the principle of substitution, the party is important. So the party list is also a party. However, in the substitution for a party, it is not the party who is running, but it is the person representing the party. But in the party list, it is the party itself that is running. Ang binuboto mo, hindi naman tao, kundi yung partido. So meron may kaunting komplikasyon dito na pwedeng, you know, marami tayong pwedeng may samaita lang opinion dito. Pero ang sinasabi, abay, dapat siguro kailangan mag-rule. Kaya tama nga nakasuhan ni Cardema si Guanzon. Para ang Korte Suprema mag-desisyon, ano ba talaga ang gagawin dito? Kasi pagdating sa konstitusyon, pagdating sa district elections, yung hindi party list, yung single member constituency elections, ang tumatakbo, hindi partido. Naglalagay lang ng kandidato ang partido. In fact, pag walang partido, ang isang kandidato, hindi na siya pwedeng substitutan. Kasi walang magno-nominate. Pero pag may partido, may kandidato, may substitution. Kaya lang may deadline yun. Hanggang November 15 lang yun. After November 15, ang pwede lang mag-substitute, which is a party, is when there is death or incapacity. Okay? Pero nangyayari lang kapag may partido. Okay? Okay. Now, itong yun lang ang inaalaw ha, after November 15 kasi pwedeng mag-resign, pwedeng mag-back out. But you can only back out before November 15 eh. After November 15, kahit mag-back out ka, ang pagkakaintindi ko, pag hindi ka namatay o hindi ka na-incapacitate, hindi ka na pwedeng substitutan. So ngayon, pwede ba natin i-apply yan sa party list? Okay. Now,
Kasi ang importante ng dapat nating maintindihan sa partly system, ang kandidato yung partido. So technically, yung partido ang mawawala. Dapat palitan siya. Paano siya mapapalitan? Paano siya masasubstitute ng another party? So it's more complicated than that. Because it is the party that is the candidate. But be that as it may, may logic din naman yung nagsasabi, eh di pareho naman ang rule dapat dyan. Okay? Pwede pa rin dapat mag-substitute. Pero after November 15, kailangan namatay yung kandidato or na-incapacitate para siya mapalitan. Kaya may rule dyan. So in which case, by resignation, the withdrawal by resignation is no longer considered to be valid ground for substitution after November 15. And in which case, posibleng hindi na dapat umupo si Bingguanzon. Ang problema, meron kasing issue. Kasi if the party is the one that is elected, if the party is the one that is elected, and it loses candidates, then what happens? How do you fill that seat in Congress? Kapag nawala ng seat ang tao, it's either you elect again, you have an election again, okay, or it just left vacant. Kasi di ba kunyari yung isang congressman nakaupo na, naproklama na, di ba, eh biglang namatay, okay, mag-hold ng special election, in which case Congress has to pass a law to hold a special election for a particular district. Or, because commonly could not just have an election isang araw, you know, it, there has to be a law from Congress na nagdideklara na magkaroon ng special election sa distritong ito ganitong araw para i-elect ang kinatawan. Ang ginagawa ng Kongreso ngayon, kapag may nawala ng representation ng isang distrito, mag-appoint na lang ang speaker at ang mag-appoint ang entire, you know, with approval of the entire membership kung sinong upo doon sa distrito yun, na parang caretaker. And that is another member who is alive na pwedeng o member ka ng ganito, pero ikaw din yung caretaker ng ganitong klase ng distrito, ikaw din yung parang kinatawan nila. Usually someone from the same province or someone from an adjoining district, or it could be someone from the same political party. Now, can we apply that in this? I think we also can. Na, okay, yung partido na yon nanalo, nagkaroon ng isang seat, eh lahat ng mga nominee puro nag-resign. So the effect of that is that nawawala namang representation yung partido. It's just almost like they died. Di ba? Nawala eh. So anong papalitan ng Kongreso yan? Ang papalitan ng Kongreso yan sa pamamagitan ng appointing someone to represent that sector, because that is now the constituency. Hindi na distrito eh. Or having a special election. However, hindi mag-apply yung special election kasi ano yun, papalitan sila ng bagong party list. Nagkakaroon ulit ng party list election samantalang nanalo na yung isang yun. So pwede sabihin ng iba, pwede rin. Pwede rin yan eh. Pero limitado lang doon sa sektor nung grupong yun. So medyo magulo eh. I tell you, medyo magulo kung i-apply natin ang logic. Kaya kailangan talaga dito sigurong ang Korte Suprema mag-desisyon na. Kasi hindi lang naman dito si Guanzon ang matatamaan. Actually, pansin nyo, si Rodante Marcoleta used to represent, I think, a party list. Nalimutan ko na kung ano, Sagip yata yun, whatever. He ran for the Senate and then withdrew. So hindi naman siya natalo eh. So ngayon, bumabalik siya. Ginagawa siyang substitute doon sa party na nanalo ng isang seat. Pareho lang naman sila ng sitwasyon ni Guanzon. Kasi papalit din siya doon sa seat na meron ng dating nakatalaga na nominee ng party at nag-withdraw lang dahil Marcoleta was really the candidate for the Senate. Tandaan nyo. And then nag-withdraw siya. So, after November 15 na rin ito nangyari. Right?
Nag-withdraw siya after November 15. So pareho lang sila ni Guanzon. So hindi lang si Guanzon dito ang maapektuhan. Kaya nga pinayagan din ng I think pinayagan din ng COMELEC si Marcoleta. So if it is a case against Guanzon, it is also a case against Marcoleta. And any other person similar na ang kakatawanin ay ang isang party list na nanalo, na proklama na at nakakuha ng at least one seat na nag-withdraw lahat yung mga miyembro. So actually magulo, di ba? Kaya ngayon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabi na alisin na yung party list system na yan, pampagulo lang yan. Wala namang kapararakan yan eh. Katulad yan, inaabuso. Ang design dapat ng party list system ay para lang yan sa mga marginalized at mga underrepresented, talaga yung mga kapuspalad, yung mga hindi manalo-nalo dahil walang pera. Di ba? Yan ang dapat na party list. Tapos ngayon, ando na mga political party na para mga politiko na mayayaman, magkikreate ng party list, pupunduhan ng kandidato, magkukunyari silang sila advocate ng isang grupo, nagkakabigla ng ng mga motorcycle riders, kung ano man, I'm just thinking, mga market vendors, ito gagawa ng partido, gagawa ng sektor, at sila, kahit hindi sila kasali doon, kunyari nag-advocate sila para sa isyong yun, para kung huwag manalo, may isang seat sila. Yun ang naging, pero ang nangyari, pwede naman kasi eh, inala-allow naman eh, yan ang sinabi ng Supreme Court sa atong paglaom doon sa ruling. So it's really something that is legal. Now, the President Duterte said that he wants to abolish the party list system because it is abused by the progressive groups. Mali siya doon eh. I'm sorry, Mr. President. Hindi naman actually ang mga progressive groups ang nag-abuse niya eh. Kasi mga progressive groups, the party list system as originally intended to the minds of many was really for them, for the workers. Ano bang kinakatawa ng mga nasa sektor ng progressives? Manggagawa, magsasaka, kababaihan, katutubo, kabataan, di ba? Kabataan party list, di ba? Gabriela, di ba? Bayan muna, akbayan, di ba? Makabayan, black, di ba? So lahat yan, party list ng mga marginalized na. Yan yung nakalagay sa saligang batas. Ang nangaabuso pa, Mr. President, sa totoo lang, sa party list system, ay yung mga hindi naman sa sektor na yan na nag-take advantage ng ruling ng atong paglaom. Ito yung mga mayayaman na mga politiko na, you know, hindi naman kasali sa sektor, nag-create lang ng grupo na ang miyembro ay kalahati ng sektor. Madali namang magpapirma, di ba, ng grupo na, you know, kalahati niya na ipuro mga driver o puro mga operator o puro mga vendor o puro mga parole worker. Kalahati lang ng grupo gagawin, tapos sila ang magkakatawan because they're advocates. Napansin mo? Okay? May mga tao na nag-represent ang anak kalusugan, hindi naman sila doktor. Di ba? Hindi naman sila doktor eh. Di ba sa kanya sa defensor? Sa defensor Santiago? Di ba? Hindi pa sa defensor Santiago. Si Mike Defensor. Di ba na-representative siya ng anak kalusugan? Anak kalusugan? Sino? Pero di ba dapat ito yung mga health workers? O dapat ganun? Eh, hindi naman health workers si Mike Defensor. Di ba? Sino po ba yun? Maaring hindi ka naman LPG dealer, di ba? Oh, basta may mga ganun eh, may mga ganung miyembro sila ng isang ano ng grupo na na parang hindi naman talaga sila miyembro, kumakatawan lang siya doon. And then the other thing is that it is clearly stated in the constitution that religious sectors are not included. Pero alam naman natin may mga party list na klaro ang kinakataon nila a certain group that has a religious orientation. Di ba? So, that is a violation of the law. Okay? Oh, may langgam sa screen ko. So, it's basically an anomaly
There is indeed abuse, but what ano anong tama si President Duterte, inaabuso, pero ang inaabuso nito hindi naman talaga ang progressives. Ang nag-aabuso nito yung mga hindi naman miyembro ng marginalized sector. At hindi, 'di ba? Eh ako nga personally yung mga regional groupings katulad ng mga nasa mga Bisaya, mga Bicolano, etc. Parang sabi ko, eh bakit pa magiging underrepresented yung mga yan? Eh meron na tayong mga kinatawan mula sa Bicol, mula sa Visayas, mula sa Mindanao, mula sa Eastern, mga Waray. Marami na yan. Huwag mong sabihin yung mga representative galing sa Bicol, hindi yung mga Bicolano. Mga Bicolano yan, right? O nakatira na sa Bicol. So bakit pa kailangan meron pang Bicolano na party list? Di ba? Dahil inaalaw. Right? So, nagkamali lang si Pangulong Duterte at ang iba't sa inyo, alam ko magagalit na naman iba dyan, may magkukomment na naman ang mali ako. Pero sa yung sabi ninyo, sasabi ko lang sa inyo, mali ang i-blame natin ang pang-abuso sa party list system sa mga progressive groups, mga left groups. Kasi sa totoo lang, kaya lang kayo galit sa kanila dahil nga sa issue ng inaakusa natin sila na komunista. That is a different issue. But actually, the party list system as intended is supposed to be for them, for these sectors. Farmers, fisher folks, indigenous peoples, di ba? Women and the youth. And, you know, it could include similar like LGBT group because it's women, you know, gender. Yeah. So talaga sa totoo lang, may problema. Kailangan ayusin to. Dapat ayusin. Maganda tong ginawa ni Cardema na dinala niya na sa Kwarta Suprema yung issue kay Guanzon. Para once and for all, maka-interpret na yan ng Kwarta Suprema na paano ba papalitan ang mga nag-withdraw ng mga kandidato ng isang partido na nanalo na. Kasi yung substitution na pinag-uusapan natin dito, wala pang panalo, nagsisimula pa lang, hindi po wala pang eleksyon. Di ba? Wala pang eleksyon, nagsasubstitute ka na. Eto, ano bang mangyayari na na-proclaman na yung mga partido as party list, tapos nawala ng kandidato, paano mo sila papalitan? Di ba ang analogous na example dyan, yung nanalo na na congressman, tapos natigok na matay. Di ba? Ay di pinapalitan yun ng special election, di ba? Eh paano magiging or kaya magtalaga na lang ang kongreso ng magkakatawan sa kanila. So, tama ba 'yon na ang gawin na lang ng Congress? Okay, mag-appoint ang isang miyembro ng isang congressman na siya maging caretaker ng P3PWD. Pwede naman 'yon. Or magkakaroon ng special election. Pero ang special election, papasa muna ng batas ang Kongreso. At sino ngayon ang magtatakbo doon? Pwede bang lumaban uli ang ibang party list sa election na yun? At pwede bang kahit sino na lang or doon lang sa sektor na kinakatawan ng P3PWD na mga pasyente? Di ba? Oh. Or dapat mag-eleksyon sa loob lang ng P3PWD na okay na as nanalo na sila, mag-eleksyon na lang sila sa loob-loob nila, in which case, ibang sitwasyon na pwedeng lumusot uli si Guanzon kasi pwedeng siya yung ihalal na lang ng mga miyembro ng P3WD. Pero, ganun po man, lahat tayo dito nanghuhula sa pantaha, assumptions. Siguro nararapat na ang Congress, ang Supreme Court would speak. And finally, I think it's about time to really review the party list law. The party list system because indeed it is being abused. At na hindi nakatulong ang desisyon ng Korte Suprema yung atong paglaom at lalo pang pinalaki, lalo pang pinalawak yung ambit ng misrepresentation, yung pag-abuso, yung pag-exploit ng sistema. So, yan lang po. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. At sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-applaus ko ang inyong puso at nakapagbabago ako sa inyong mga pananaw sa buhay. Kahit konti lang. Kahit sa usapang politika lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch heart and transform lives. Ingat po tayo. Ayon sa DOH, meron naman tayong nagpipik na naman tayo. Umaakyat na naman tayo. Ayaw nilang tawagin surge. Gusto nilang sabihin nagpipik. Ibig sabihin niya, umakit na naman, pero bababa uli yan. Pero at least what is comforting is that right now, the peaking is just about
three digits. Hindi katulad nung nagpipick 30,000, 20,000, 10,000. Ngayon, mga hundreds. At ang pinakamataas daw na pwede nating abutin ay mga 1,000 a day. That's not as big as when we had more than 10,000 a day. Diba? Pero siguro nakatulong talaga yung tayo ay bakunado. Tayo boosted or at the same time, nag-wear tayo ng face mask. So, yun na lang po. Mag-cooperate na lang po tayo. Pag hindi pa kayo bakunado, wala na kayo sa uso, tagal nang madaming nagpabakuna, magpabakuna na po kayo. At kung kayo nagpabakuna na at qualified na kayo magpa-booster, magpa-booster na po. Ang pwede palang i-booster sa ngayon, ng second booster, ako nga nag-booster na ako na second eh, ay ang mga senior citizen at mga front light workers at ang mga may mga immunocompromised, yung mga talagang may mga cancer, etc. Okay? Yung general public, tama na yung isang booster. Okay? So kung hindi pa kayo boosted, magpa-booster na po kayo. Huwag kong matigas ang ulo. At kaya yung mga probinsya dyan na ayaw magpa-mandatory face mask, isipin nyo na lang sana. Gusto nyo, ayaw nyo mamatay ang inyong ekonomiya? Aba, ay masunod na lang. That, huwag na huwag na tayo mag-lockdown. Lalong papat mamamatay ang ekonomiya pag magpa-level 2 o magpa-lockdown ulit tayo. Eh, yun lang naman ano ba naman yung ikaw ay mag-face mask kahit sa open space. So, pakiusap na lang doon sa mga LGU na gustong, you know, may sariling mundo. Hindi ba? Ano ba naman ang mawawala? Kung problema ng mga tao ay wala silang masok na face mask. Aba yan, nagawin yung programa sa inyong gobyerno, magbigay ko ng libreng face mask mga hindi kayang bumili. Di ba? Gasino lang naman yun. Di ba? Kesa sa katulad niya, nag-iiringan. I'm talking about specifically about Cebu. O sige pa, sana po nakapagturok sa inyong kaisipan, napluskon nyo ang puso, at nakapagbago ko sa panahon sa buhay. Inuulit ko lang pala yun. At sana nakapagsilba ko sa bayan. Okay? UP naming mahal. Animo Lasal. See you Friday. Ingat po tayo lagi. Bye-bye.